tama, nalalagay mo ng tire lock yung motor. Kung personal man yan, pero sinasabi, kukunin yan, pag-aasta. Hindi mo ba ako kikilala? Yan o ngayon kung sino ka pa. Meron ba kayong homeowners dyan na ireklamo muna roon? Ginawa namin yun, sir. Kaya lang, pinag-diretso kami sa barangay. Nakabanggalan niya dati yung kapatid. Ayaw na niyang madagdagan. Siga talaga sa lugar. Maraming lumalabas na mga biktima. Tinutukan ng baril, pinahilyuhan, biruwi ng tubig, buhod pa sa kanya. Mag-iwag kayo ng text. This is Mr. Ben Tulfo of Bitag, the Tiger. Nagpaparamdam lang ako sa'yo, may halong buisit. Mapapanood mo to, Derek, ha? Maayos ka. Pag-boss, kung inyong matatandaan, hinaharas daw nitong PDEA agents dahil lamang sa parking. Ang bawat empleyado ng gobyerno, polis, militar at kahit sino man, sibilyan, or ahente ka ng PDEA, meron sinasabing conduct na susundin ninyo. May sinasabing conduct and becoming pag ginawa ninyo, ginamit ninyong pwesto ninyo na parang nananakot kayo, nanduduro kayo sa kapitbahay niyo pa. Kung anong astig na ipinakita niya sa kanyang kapitbahay, abay, yan naman ang kabaliktaran. Papakita mo sa Bitag. Ilang beses tinawagan ng pansin ang Bitag at narareklamong ahente raw ng PDEA si Rio Arizala na hanggang sa ngayon, abay, nakakabingi ang kanyang katahimikan na para bang pipi at walang dila. Kinakatakutan daw sa kanilang lugar sa pagiging PDEA agent at pinangangalandakan na isa raw siyang agila. Mga boss, may mga bagong impormasyong nakuha ang Bitag hinggil sa dito sa parting to. At ngayon, kami na ho nagkukusang makausap itong tao na to at hindi ho siya bukas at ewan ko kung nagtatagulan sa kanyang karsunsilyo. Hindi namin iniinsulto, ang aming layunin lamang ay makuha ang kanyang pahayag kasi sinubukan din ho namin tawagan ang PDEA dito. Dalhin na lang daw sa internal affairs. Ah, ganun. I'll take the challenge. Dadalhin namin ito sa internal affairs. Sasamahan namin ang nagrereklamo kasama ang Bitag. Tingnan natin kung hanggang saan. Kasi natatakot sila dahil agila raw. Pwes, bago yan, balikan muna natin ang buong detalye ng sumbong. Panoorin. Ang nakaraan sa hashtag Ipabitag Mo! Ano nangyari? Kwento mo sa akin. Pagsakay ko nung sa motor, siyempre hindi mo natin alam kung nakapadlock o ano. Ngayon, pag ano, nakapadlock pala, sumuntik pa nga akong matumba doon. Na-unlock ba yung tire lock na yun? Yes sir, na-unlock yun. Oh, so, nakumpirma na si Rio Arizala ang may hawak ng susi na talagang siya mismo nagsabi. Anong sinabi niya sa'yo? Sabi niya sa akin, sir, nung bungad niya, yung ikaw ba yun? Pero, sir, kami yung ano, nung nakapark dun sa ano ko, pasensya ka na, sir. Hindi ba ako kaya, gumanon sa akin. Kasi na ang ID mo. Hinilang ka pa ng ID? Pero anong binigay mo? Anong nangyari? Pinituran niya, sir. Ha? Delikado to. Bawal yung ginawa niya dahil hindi siya police. Pangalawa, bawal pagpipicture ng ID maliban na lamang kung kayo nagkaroon ng minor accident, nagkasagian. Kung kaya, pwede kayong kumuha ng mga picture-picture ng inyong lisensya. Susubukan natin para makuha na natin ng pahayag itong si Rio. Ring that number! The subscriber cannot be reached. Hindi pa rin makausap. Kung nakikinig ka ngayon, Rio Arizala, gusto kong makita ang pagka-eagle, as in aka eagle. Hindi mo trabaho maglagay ng tire lock. Kung gusto mong ganun, pumasok ka na lang sa MMDA o sa Traffic Management Bureau ng sinasabing munisipyo. Hindi yan pang-ahente ng PDEA. Kung nakikinig ngayon ang Philippine Drug Enforcement Agency sa San Mateo, kung saan man yan, willing ho kaming panggapin ang inyong tawag. Patunayin nyo, mali ang sinasabi ni Bitag. Handa akong harapin kayo. Ikaw, Rio Arizala, may isang Ben Tulfo Bitag na nagsasabi, mali ka! Kang hari-hari dyan sa lugar, wala akong pakialam kung PDEA agent ka. Ang sumbong, iimbestigahan at actionan sa hashtag Ipabitag Mo! Well, napag-alaman ho ng Bitag na si Rio Arizala ay namumuno bilang governor ng Southern Tagalog Region 4A ng Fraternity Order of Eagles o Aguila. Ayon naman sa official website ng PDEA, narito mga hinahawakang posisyon ni Rio Arizala sa PDEA, 2017 Regional Director and Intelligence Officer 4 sa PDEA Calabarzon, 2020 Intelligence Officer 4 Provincial Officer sa PDEA Laguna. Ayaw ko nagtataka, Director. Yan ho sinasabi sa website. Tinawagan ho natin para makuha na ng pahayag. Hindi ho sumasagot. Nakakapansin na ho ako. Tinawagan ho namin ang PDEA rito. Kaibigan ko pa namin tinawagan ko.
Alam naman ho natin kung anong ibig sabihin ng conduct unbecoming. Hindi ho tama yung kukunan mo ng ID, yung tao, dahil lamang sa motorsiklong nakaparada dahil nabuisit ka para tingnan mo yung pagkatao. Hindi ho tama ang gagawin ho ng isang ahente or direktor ka na lalagay mo ng tire lock yung motor. Wala kang karapatan dahil pag ginawa mo yung tire lock, abay hinuli mo yan, bibigyan mo ng ticket, ikukumpis ka mo sa anumang kadahilanan. Kahit na humingi na, nagpakumbaba, humingi ng patawad, paumanhin, hindi pa ginawa, hindi pa kontento, patingin ang ID mo. Eh kahit sino ho, nakikita niya yan, asta niya. Ba't hindi mo gawin yan sa mga lukulukong mga drug dealers, sa mga pasukin mo yung mga lugar, samahan kita. Subukan mong gawin yan doon sa mga huhulihin mo. Mayroon nagsabi sa, Ben, kapitbahay yan eh. Eh yun nga eh, kahit nasa subdivision, di mo pwedeng gawin dahil unang-una, ahente ka ng gobyerno. Meron ho mga pamantayan at pag-uugali o di naman kayo, pakikitungo mo sa iyong tirahan. Di ako naniniwala, Derek, nasasabihin mo, narinig ko sa tao ko eh. Eh ano na yan eh, personal na yan eh. Kung personal man yan, pero sinasabi, kukunin yan, pag-aasta. Hindi mo ba ako kikilala? E ano ngayon, kung sino ka pa? Nagpaparamdam lang ako sa'yo, may halong buisit, mapapanood mo to, Derek ha? Maayos ka. E sa hapon ito, makakausap natin dito si Mark De Castro, asawa ni Donna. Mark, balik tayo rito sa'yo. Sinubukan natin tawagan itong si Rio Arizala at sinubukan namin tawagan dito sa main PDEA at nakuha namin at nakausap naman namin doon, parang medyo shy sila. Parang ang gusto namin ay kumbaga kukundinahin anumang mga bagay na ginagawa mo kesyo sa subdivision pag sinabing sa lugar mo nagpakilala ka ng PDEA, hindi trabaho ng PDEA. Kaya lang sinasabi nila, Mark, ay pangkapitbahay lang daya. Anong pakiramdam mo? Eh sir, siyempre, parang nakakatakot na kasi sabi nga, malaking tao nga raw yun. Katulad yun, sa banggit nyo pa lang, hindi ko sinasabing pinagtatakpan, pero ano... Iwas pusoy. Iwas. Yun ang masaklap talaga sa patas natin sa Pilipinas minsan, saka sa mga otoridad. Kaya kailangan, meron ka talagang hawak. Kadalasan, yun ang realidad talaga, sir. Okay. Kailangan din, meron kang hawak sa patas. Okay. Kung meron man akong dapat sabihin sa iyo, Marta, no? Antay mo lang ang pagbasok ng bagong administrasyon. Magkakaroon ng rigodon. Baka naman, eh, babahag ang buntot nitong si Nanduro sa iyo. Ako'y very particular sa mga taong nagsisiga-sigaan, pero ang pag medyo siga na rin ang tumawag, medyo nahihiya sila. Iwan ko kung nahihiya o natatakot lamang. Kasi para sa akin, nagbigay kami ng puwang at nagpaparamdam na kami. Tinatawagan namin, parang walang gusto magsalita. Eh, hindi natin naintindihan kung bakit. Ako naman, wala akong sinasanto kahit sino. Ang gusto kong marinig dito sa mga kasamahan niya, Sir, kami ho'y kinahihiya namin kung ganyan hong trabaho ng kabaro namin. Kinukundi na namin ang mga trabahong ganyan kasi masisira yung pangalan namin. Katakataka sa akin, nasasabihin ng mga kabaro, abay, sige, mag-file tayo ng kaso, samahan na lang sa IAS. So, challenge accepted, Mark. Sasamahan ka namin at gusto ko, kung kinakailan ako, pupunta sasama. At gusto ko makita tong si Rio Arizala para pakita na talagang hindi uubra sa akin kahit na sinasabi mong ahente ka, eh, huwag mo akong ilagay sa mga listahan mo kung sino mang intel ka dahil pagkapitbahay mo, hindi mo ginaganon. Ang usapan lang dito, Mark, kahit na nga kapitbahay mo, hindi na importante kung pulis ka, PDEA ka, militar ka. The more na dapat humble ka eh. Hindi mo dapat lalagyan ng tarlac. Kasi sinabi mo na, nagpaumanhin ka na, humihingi ka na ng sorry. Di ba? Yes, sir. Nagpakumbaba ka na. Yes, sir. Eh, the more nagpapakumbaba ka, the more na parang naduduro ka pa. Anong pakiramdam mo habang nagmamakaawa ka at parang humihingi ka ng patawad sa pagkakamali? Tapos, naramdaman mo na parang ginaganahan siya na the more na parang lumalakas ang loob niya Manduro. Anong pakiramdam mo? Nung una, sir, siyempre, pag naman humingi tayo ng paumanin, ano talaga, kumbaga, bukal sa loob mo. Pero habang tumatagal na parang sinasabi mo yun na paulit-ulit, ginaganahan pa siya, parang natutuwa pa siya na ganun ang nangyayari. Nakakapaliit ng sarili mo kasi ginawa mo na nga yung dapat mong gawin para hindi lang humaba yung usapin. Eh, ganun pa. Kumbaga, talagang halos, sige pa, magpaumanhin ka pa. Parang ganun yung nasa isip niya. Aha. Kumbaga, tao sa paligid. Parang kulang kumbaga, pa. Hanap pa siya ng hanap ng kung sino-sino. Yung sabay ako, hanapin niya pa. Eh, ako na nga ang kausap. Kung tutusin mo siya, talaga napakaliit na bagay lang yun. Kung sa amin, ha. Kung ako, nangyari sa sarili ko yon sa bahay namin, nakapark siya doon. Walang problema sa akin. Kahit magpark ka dyan, magdamag. Alam ko, hindi ka tatagal dyan. Hindi ka mag-i-stay dyan ng taon or buwan. So, aalis ka rin. So, gumawin ako sa iba.
Pag umalis ka na, di siya ka ulit ako papasok. Ganun lang naman sir kami sa mag-asawa. Okay, Mark. Bibigay lang natin yung ano. May pumansin ba sa iyo sa subdivision? Parang nagsasabi, natatakot lang. Tama yan? O di naman kaya? Wala silang pakialam. May mga ganun sir. Nung mula nung nagkaroon ng senaryong ganun, maraming lumalabas na mga biktima, mga tinutukan ng baril, na kinelyuhan, may lumuhod pa na hindi delivery ng ano ng tubig, lumuhod pa sa kanya, but parang muntik na tamaan pa sa kanya daw. Meron kaming kakilala din na willing silang mag-statement sila. All right. Meron silang, yeah. Kung tatawagan daw sila ng bitag, okay. So mag-statement sila. Kumusta naman itong si Arizala nung ngayon? Siyempre, hindi po pwedeng bingi siya. May mga tao rin yan. Alam na sa PIDEA, oh, pare, pinag-usapan ka na, binitag ka na, na hashtag ipabitag ka. May tumawag ba siya sa iyo? Kumatok mo siya sa pinto? Mark, pambihira ka naman, oh. Wala, sir. So siguro, dead ma lang to. Parang siguro sabihin, pag nadagdagan ko pa to, delikado pa. Nirerespeto natin at sasamahan ka sana namin kung gusto mo. At sinabi sa amin ng PIDEA, magsampa ka sa internal affairs. Ang internal affairs ay mag-iimbestiga sa loob sa mga kinikilos inaasal ng isang ahente ng PIDEA, kay director man yan, kay official man yan, kapag may reklamo sa loob na yan, ginamit yung kanyang pagiging ahente na bilang pananakot na rin na lahat na sinapit mo na kinuhanan ka ng ID, pinikturan ka ba? Pinikturan pati yung resensya mo? Yung ID sir, yung ID. Mm-hmm. Doon sa ID na yun, may mukha sila sa ID, may address? Yes sir, meron po yun. Lalo kasi kung titingnan, mo, Mark, hindi tama yun dahil hindi naman kayo mga suspect. Bakit kinuhang ID ninyo? Wala naman kayong nilabag sa loob na ng subdivision yan. Yun nga sir, nabanggit pa nga na, papareker daw dapat niya sa LTO yun, yung motor. Hindi naman makikialam sa LTO. Meron ba kayong homeowners dyan na parang lapitan mo na lang, ireklamo muna roon? Ginawa namin yun sir, kaya lang pinag-diretso kami sa barangay. Tundalan daw kami sa barangay kasi sabi niya, pag ayon sa kanya, nakabangga na niya dati yung kapatid. So ayaw na niya madagdagan. So kailangan doon na lang sa barangay, i-blatter or kung ano man yung reklamo namin. Alright. Kumbaga, siga talaga sa lugar. Isa lang dyan ha, tingnan natin. Baka maswerte tayo rito, baka Buenas tong araw na to. Tawagan nga natin si Rio Arizala. Hindi po natin nilalahat ang PIDEA. Maraming matitino. Meron din kuminsan na lalagay sa alanganin. Kayo sa PIDEA, huwag kayong magagalit ha. Hindi kayo yung issue. Kasama ninyo. Kayo magsasabi kung tama o mali. Huwag na nating pilitin pa, Mark. Baka kasi sabihin niya, siya naman ngayon ang ano eh, hinaharas namin. Ilang beses na kami tawag niya, nakikita niya namin tawag niya. Siguro, i-text na lang siguro ito, mag-iwan kayo ng text. Sabihin niyo, this is Mr. Ben Tulfo of Bitag, the Tiger. Okay? Attention, Aguila. Ang sasabihin, ikay inarereklamo ng iyong kapitbahay. At the same time, gusto kang makuha na ng pahayag para naman tabla na hindi kayong tumatahimik niya na parang baliwala. Sakaling hindi tayo makakuha ng sagot dito, Mark, kasama dito ang grupo ng Bitag Investigative Team, sasamahan ka namin dito mismo sa PIDEA Internal Affairs Service o IAS. Doon, mga video ipakita mo para nang sa ganon, kung siya'y organic na empleyado, magkakaroon ng question yan kasi parting ipapatawag siya, magpapaliwanag para hindi niya naulitin. Baka kasi na high blood lang. Okay, Mark? Okay po. Salamat ingat po, lang, sir. Ano? Sige, dibale. Okay, sige. Well, kami hoy, sinubukan ho natin. Pag ang ayaw ho talaga makipag-arap at medyo natatakot talaga, hindi na natin pwedeng gipitin pa kasi harassment na yun. Alam naman natin pag ang taong takot na, huwag niya nang takutin ba? May mga taong kuminsan nahihiya o naduduro, ay natatakot din. Siga pero pag sila'y tinapatan ng siga, nababahagang buntot. Nagiging pisot ang ugali. Nag-iisang pambansang sumbungan. Hashtag ipabitag mo.